350 square meter, yan. So malaki po yan, hanggang doon pa yan sa dulo, i-clear out pa po yan. Then, yung iba na 200 square meter, andito po. Andyan, so undergoing development siya. So puntaan natin. Okay. Alright. Ayan, so heto, gagawin yung kalsada. From here, going there. And so i-develop po yung mga concrete road dyan. So dito po yung mga 200. So yan, gagawin po yung kalsada dyan. And then yung 200 na mga magkakatabi, 200 square meter, nandyan po yan sa map. Yan po. So tatlo yan na magkakatabi, 200. So malaki po yan, hanggang dyan yan. So normally 10 meters by 20 meters po yung kanyang frontage. So yung may available na dati, yan. So yan, undergoing development yung kanyang concrete road. Kita natin. Yan. So nandito siya. Yan. Paliku dyan. Tapos yan, nandito hanggang dito sa kalahati yung mga 200 square meter nandyan. Doon yung gagawin ng kalsada. So paikot po yan dyan, pag ganyan. Dito yung mga 200 magkakatabi. So yan yung mga gamit. Yan. Gamit po. So, tuloy-tuloy po yung development sa property. Ayan. So, ililinya din yan. I-level din po yan. No? So, yun yung mga drainage. Kung kita nyo, mas kita pa. Yung mga drainage, yan, ibabaon po yan para yung property ay hindi siya babahain. Ayan. Napakalamig po dito pag gabi. Ayan. Tsaka hapon. Ayan. Po may mga 150 square meter, yan, dalawa pong magkatabi. So yan po siya. Yan. Dito corner lot yan. So dito yung dalawa, inner lot, dalawang 150 square meter. Yan. So malaki yung concrete road, no? Then doon yung daan palabas ng guardhouse. Yan, maglakad ka lang dyan, yun na, palabas na yan. So very near to Tagaytay. Doon tayo galing kanina, yung may mga 150 square meter na inner lot. So meron dito isa, dito kayo sa end lot, 300 square meter. So lalagyan pa yan ng perimeter fence doon. Ayan, na 2 meters yung taas. So ayan, 300 square meter po siya. So napakalaki, no? Then any house design, pwede rin kayo maglagay ng mga kubo or pangapananim. Ayan, so dyan siya. Tapos yung isang available, may 150 din dyan. Pakita natin sa inyo. Ayan, no? So ngayon is 5 PM, napakahangin dito, grabe. Ayan, no? Uy, grabe. Tapos yung 200 square meter kanina na pinakita ko, nandun lang yun sa likod. Doon. Ayun yung ano, guardhouse doon gagawin. Kita ko sa inyo. So doon gagawin yung guardhouse. May isang 150 din na available dyan. Tapos yung isang 115 dito. Ayan, so dito siya. Ayan. So ilo-level pa yan, ayusin pa rin yan. Ayan, gagawin ganyan siya. Para maayos naman yung itsura. So ile-level pa yung kanyang what do you call this? Lupa. Ayan. So dyan yung isang 150. Tapos dyan yung 300. Tapos may dalawang 150 dyan. Then diretso dyan, nandun yung dalawang 200 na magkatabi. Welcome back to my channel. And for today's video, andito po tayo sa Mendez, Cavite. And we are here on a property na ito po siya. Yan, pilikod ko. This will be the entrance with the guardhouse. So may available tayo dito. Meron pong isang 300 doon. Isang 150. May tatlong 150 magkakadikit. 150 square meter magkakadikit doon. Tuturo ko may isang 350. Yan. And then may tatlong 200 square meter na magkakadikit. So yun. Yun yung mapupuntaan natin. Ituturo ko sa inyo mga available lots. So this one is along Barangay Road. So pag lumabas kayo dyan, malapit siya. Mga around 8 to 10 minutes from Tagaytay, Balinsasayaw. If search nyo sa Google Maps, so dito lang yan. So dun sa may Balinsasayaw, kakanan, pupunta sa may Mendez Crossing, dire-diretso dito, 10 minutes. So dito na kayo sa property. So right now is 4 PM and weather po dito is same ng Tagaytay dahil above sea level po nito is around 520 meters. So sa Tagaytay is around 580 to 600 meters above sea level, kaya po malamig. And dito po, kaya po siya malamig kasi same din po siya na mataas yung above sea level. So, ayan po siya, accessible by 4 wheels or 2 wheels, no?
Yan. So, dire-diretso lang yun dyan. Actually, malapit dito, if you will search on Google Map, is Paradiso Zoo. Pag lumabas kayo dyan, dyan lang sa may labas. Paradiso Zoo. So, ito. Yung ating guardhouse, dyan siya gagawin. So, yung concrete road, nakita nyo naman, napakalawak. No? So, yan. May mga available tayong lots dito. Ituro na lang natin sa inyo para makita nyo din. So, siguro makikita nyo kasi dito, ayan, mga concrete road, no? So, any house design upon construction, pwede rin kung mahilig ka magtanim-tanim, kung plantito o plantita ka. So, very good investment din siya actually. Kasi, siguro para makita nyo muna, ano ba yung sample finish na itsura, na magiging itsura ng project kapag yung may mga nagtatayo na ng house or ng kanilang mga balak sa property. Kasi paliparan muna natin ng drone shot yung sample ng mga finish natin ng project. But you will see here on 3, 2, 1, ito po yung mga sample natin, mga finished projects here near Tagaytay. So yun guys, nakita nyo naman yung mga finished projects natin. So any house design upon construction or upon finish, no? So ayusin pa yan, lalagyan pa yan ng mga sidewalk. So may isang available dito na 300 square meter. Pakita ko siya sa inyo. So actually nandyan siya. So yung kalsada is malawak. Basyo dalawang sakal. Kagabi dito, mga 5 PM, yan, naghahamog din po dito, no? So yung 300 square meter is around here. Yan. So, ang normal na mga frontage niyan is around 15 by 25 or pwede na 10 by 30 meters. So, yan, dyan siya. Then dito, lalagyan pa yan ng sidewalk. So, mga 1 meter yan. Alright? So, tsaka lalagay yung muhon, no? So, yan. Around dito yung 300 square meter natin. Then, ang likod niya, lalagyan din yan ng perimeter fence, no? Actually, maganda. Maganda yung vibes dito, lalo kapag hapon na po. Tapos meron din tayo available doon na 150 square meter doon. So, pakita ko rin yan sa inyo. Good. And then may tatlo tayong 150 square meter na magkakadikit doon sa kabila. So, pakita natin yan sa inyo. So, yan siya guys ha, yung 300 square meter. So, dito is roundabout. Ayan. Alright. With drainage din yan. Tapos na rin yung mga drainage nito. Actually, yung nakabaon na yan dyan. So, ayan. Paganyan yan. Roundabout. Alright. So, yung 300 square meter is around here. Actually, may tandaan na dito. Ayan. So, ito siya. Ito. From this red, yan. Yung meron dyan stick. Dyan nilalagay isang muhon. Up to here. 300. Punta dito. Yan. So, dyan nilalagay yung isang muhon. Ito yung drainage. Yan. So, dyan yung isa pang muhon. Then, diretso yun doon. So, that's around 10 by 30 meters. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, mga 10 meters yung frontage here sa concrete road. Then, pahaba siya na around mga 30 meters. So, that's 300 square meters. So, ayusin pa yan, no? Pag tinurn over, syempre, ayusin pa yung level niya. No? Then, pakita ko sa inyo yung available doon na 150 square meter. So, tara, puntahan natin. Alright, let's go. So, yan. Alright. Dito na tayo guys, ito na yung isa pang 150 square meter available. So it's around here. So yung normal naman on is around 10 by 15 meters. So that's 150 square meter. So yan, dyan siya. Yung 150 square meter, so yan. So yan, that's lapit lang siya. Then sa likod dyan, no, lalagyan pa yan na perimeter fence. Right? Kaya kagandahan din. Dito maganda rin magtanim-tanim. Bawa mahilig kayo sa mga plants. Pwede kang magtanim dyan dahil mataba naman yung lupa. Ay, nakita nyo yung sidewalk? Dapat yung sidewalk. 1 meter yan. Okay. Yan, dito. So, ito yung concrete road. No? Alagyan pa yan dyan ng sidewalk. So, yung tatlo natin 150 square meter is hindi pa lang. So, 150 actually may tanda na dito 150 tsaka 150 dito sa isa.
So, yes, nandiyan siya, tatlo. So, yan yung magiging likod nyo, yung mga kapitbahay din, no? And yan. Tapos yung dito sa ayun yung harap is concrete road. Ayan. So, yan siya, tatlong 150 po yan. 150, 150, 150 square meter. By so normal frontage niyan is 10 by 15 meters, no? So, ganun siya kalaki. And with sidewalk pa yan, gagawin ko siya dyan. Alright. So, yung 350 square meter naman natin is andito. Ayan. So, mahaba siya. Ang frontage niya is pahaba naman. So, yan. From there, then up to what? Tapos, pahaba. Ganun. So, hanggang dun pa yan sa midulo, aalisin pa yan puno dyan. Alright? So, dun sa likod is lalagyan pa yan ng perimeter fence. So, ayan. Yan na yung 350 square meter. And then, ito yung harap. Ayan. Alright? Actually, maganda, no? Malapad yung palsada. And yung weather vibes dito is mahaba. So, yan siya guys. 350 square meter. So, malaki siya, no? Pwede mo siya lagyan actually ng, ano, ng parang, yan. Nalik na yung maliit na house. Tapos, lagyan retirement lot. Perfect siya na parang retirement lot investment. Or parang getaway lot. Kung you are living in the city, and ganito, cold weather, yan. Lalo ngayon, mamaya, mga 5, 6, 7, that I assure you, dahil mataas po ang above sea level. So, meron pa tayo last. May available tayo dito na tatlong 200 square meter. Puntahan din natin siya. Alright, let's go. Tatlong 200 square meter. Isang 2. Alright, puntahan natin siya. So, yan o. Oh, ganda na o. Oh. May undergoing construction yun dito. Yan, makita nyo. Puntahan natin. Okay. Ay, puntahan muna natin yung 200 square meter na available. So, andito lang yan. Tatlo. Kakatabi sila. So, ayan, andito yan guys. So, dito yung simula, 200. So, ito yung una, 200 square meter. Dito gagawin yung palsada. Right? Dito gagawin concrete road, dire-diretso po yan. So, from there, ayan. So, ito yung sa 200. Tapos, yan, kakatabi yan, tatlong 200. Tapos, ito yung drainage. Ayan, ayan. Para talagang ma-ensure na maganda yung ating property. Hindi siya babati. Ayan ang kagandahan dito, kung dito ka sa 200 square meter na magkakatabi, eh, ang harap mo, perimeter fence. So, wala na yan. Wala nang wala nakatira dyan. No? Kaya, bawa, kung later on, ito-construct na yun, so, meron pa yan dito na space. So, pwede mo siya lagyan ng car mo. Diba? Mapabawas na yan sa carport mo. Mag-park dyan. So, yun dyan yung so, yun, makita natin yung undergoing construction. Yan, binababa nila yung mga drainage. Yan. Natin yung mga ating construction materials. Tsaka yung ongoing development. Makita nyo, yan, sesamentohan na din yan later on. So, yan, nakita nyo, ongoing na po yung concrete roads dito. Puntahan natin. Guys, oh, naayos na. Yan. So, yan. Ito yung ating equipment. So, ito yung mga gagawin ng mga concrete roads with sidewalk. Ngayon yung drainage tapos na. Yan yung mga concrete road. Yan. So, dire-diretso yan hanggang doon. Alright. Then later on, magkakaroon din yan ng mga lines for electricity water. Yan. Tapos dun sa likod, perimeter fence yan. So dito, yun oh. Ongoing development. Yeah. So yun yung mga ating sharing for today. No? So yun, kung nagustuhan mo siya, kindly hit naman yung ating thumbs up. And syempre, huwag mo kalimutan subscribe yung ating channel and share more into other people. Baka gusto nila. Or yan, mahilig sila sa mga, alam yun, property near Tagaytay. So yun guys, maraming salamat sa panunood. And kung nito man sa huli, hope you are having a great day. You are wanting a property near to Tagaytay. So yun lang guys, maraming salamat sa panunood. And once again, this is John Creech and see you po on the next vlog.